mga tao sa Pilipinas, dapat niyong malaman to. Okay? Kasi, ang tumatangkilik ng mga palabas ng ABS-CBN ay mga simpleng mamamayan ng Pilipinas. Mga mahirap na kagaya ko. Hirap. Dapat alam niyo rin to. Okay? Kung anong klase yung tinatangkilik niyo. Kayo ba, mga malalaking artista, may alam ba kayong ganyan? Wala. Kasi ang lalaki ng ulo niyo. Dahil nandun na kayo, wala kayong nakikita. Lalo na yung mga dating mahihirap. Ngayon na artista na, kala mo, Diyos na siya. Alam ko yung mga stuntman dyan, may nasasaktan. Dahil kay Coco Martin. Right? Alam ko yun. Pero guys, be wise. One time, nirequest ako na isang director na gusto ko si Ethel ang gaganap dito. Pagdating ko ng location, may nag-block. Sabi, lumapit siya sa akin, hindi niya nakita. Ethel, mayroon ka bang nakaaway na malaking talent manager or, you know, makapangyarihan sa industry natin? Sabi ko, iisip ako, ako may makaaway. Parang ginagawa ko ngayon the best ko para sa kanila, para sa akin. Sino bang makaaway ko? Wala naman, di ba? So far. Ay, hindi eh. Lahat ng palabas mo, nakailang contact na kami, binablock. Ayaw niya. Once na malabasa yung pangalan mo, biglang X. Palitan. Okay, masama ang loob ko, pero hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang ginawa ko masama, di ba? One day, nakalusot ako. May nakalusot ako, no? MMK. Jericho Rosales. Kapatid ako ni Echo. Yun yata yung unang tambalan nila ulit ni Heart. Bumalik siya. Siguro ano yan. Hindi ko malam kung sinong sira ang mukha nun. Si Heart o si Jericho. Ngayon, pagdating namin ng location, right? So may mga babies. ABS-CBN, ha? Napakalaking company, napakalaking pader daw, mayaman. Okay, let's go to the location. Pagdating namin doon, madaling araw, may makasama kaming babies. Umaga, dumating kami. Pagdating ng umaga, wala silang space. Yung mga talent, may maliit na space. Pero yung mga batang background, walang space. Okay? Kinausap ko yung AD ba yun? O sino yung kinausap ko? Sabi ko, baka naman mayroong kayong upuan para din sa mga nanay. Kasi yung mga nanay nakasalagpak sa lupa. Kalong-kalong yung mga babies. Eh, maliliit pa sila eh. Hindi, buti sana kung malalaki na yung bata eh. Ay naku, wala kaming extra para sa kanila. Ay, mga background lang naman yun. Ay, mga extra lang naman yan. Nagulat ako sa reaction niya, di ba? Tapos ang tingin sa akin, parang sino ka ba? Ba't ka ba nagtatapang, nagtrabaho ka ba dito? Parang gano'n. So, dahil medyo kilala nila ako as Ethel, so akala ko magamit ko yung charm ko kuno bilang Ethel, right? So, kinausap ko yung iba. Ayaw talaga. Nagtanghali na, ang init-init. Nandun pa rin yung mga bata. Nakatapos na kami ng eksena. Alas 3 ng hapon, umambon, umulan. Na yan. Naulanan yung mga bata. Naulanan yung mga magulang. Kasalagpak lang doon. Tapos kayo, tinatangkilik nyo, MMK, ABS-CBN. Hindi nyo alam kung gano'n sila kahayop kahit sa mga bata. Nadurog yung puso ko. Hindi ako mapalagay. Kasi tao ako eh. Tao ako. May kinausap ko yung iba ulit. Baka naman may extra kayong tent para sa mga bata. Ay, wala kaming extra gano'n. Wala kaming budget para dyan. Blah, 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 blah. Hindi kumausap ako ng iba.
Yung iba naman, mga maliliit na workers lang din, anong magagawa nila? Sabi ko, bakit? Tingnan mo yung space, tent ng mga artista. Ang laki-laki, kalahati lang ang gamit nila, yung kalahati empty. Bakit hindi sila pwede doon? Ha? Bakit? Hindi, kasi pang sa mga artista yan eh. Hindi yan pang extra eh. Dahil ba extra sila? Dahil ba extra sila ABS-CBN? Dapat wala kayong pakialam kung maulanan sila. Magutom sila, nakasalagpak sa lupa ng ganung katagal. Hanggang madaling araw, nandun kami. Nakamugan. Iyak naman iyak yung mga bata, nakamugan. Tapos kayo? Malaki? Puso niyo kuno? Kapamilya! Bloody hell! Kapamilya ng ano? Ng mga demonyo? Kapamilya ng ano? Kayo ba mga malalaking artista, may alam ba kayong ganyan? Wala! Kasi ang lalaki ng ulo nyo. Dahil nandun na kayo, wala kayong nakikita. Lalo na yung mga dating mahihirap. Ngayon na artista na, kala mo, Diyos na siya. No? Alam ko yung mga stuntman dyan, may nasasaktan. Dahil kay Coco Martin. Right? Alam ko yun. Pero guys, be wise. Tulong is tulong. Pinagtrabahuan ay pinagtrabahuan. Ang pinagtrabahuan mo, hindi tulong yan. Ha? Sinapa kayo, sinuntok kayo, nilaglag kayo, gumulong kayo. Para sa pera na yan. Diba? Mali ba ako? Tapos dahil nasasara ang ABS-CBN, gagamitin nila yung mga sikat nilang artista para kunin ang puso ng mamamayan. Bakit? Ha? Gustong-gusto nila. Sabi ni Sharon Cuneta sa post niya, hindi daw nila sinisisi si tatay. Fine, maybe kayo, wala kayong intention nasirain si tatay. Pero behind ABS-CBN, sa lahat ng pasikot-sikot niyan, kung ano-ano ang mga nagda, ang target niyan at the end, si tatay. Ang presidente. Ang tatanga niyo, hindi niyo alam. Nagpapagamit kayo? Ha? Para matanggal? Para pabagsakin ang gobyerno, ang presidente? Hindi nalalaman pinagagawa niyo. Sino ang iupo niyo pag pinabagsak niyo? Pag nawala si tatay? Sino? Mga Aquino? Mga aso ni Aquino? Call time, ABS-CBN. Kalayo-layo ng location. Sasakyan namin yung jeep. Minsan pa eh, tagar-garag or ano. Pagdating ng naka-makeup kami, gusto niya naka-makeup kami pagdating ng ABS-CBN, tapos nakasakay kami sa jeepney, ang layo-layo ng biyahe. Pagdating namin ng location, sabi na kailangan naka-ayos kami, yung mga itsura namin eh, para na kami naging bruha, na naka-makeup nga kami, naka-ayos nga kami, nakasakay kami sa jeep ng ilang oras. Pagdating doon, mukha kami mga bruha, yung mga itsura namin, tapos ang nagagalit yung mga bakla. Bakit eh? Dapat dumating kayo dito nakaayos, blablabla. Diba? Then, location. Pagkain. Diba? Hindi alam to ng mga artista eh. Hindi nyo to alam eh. Kasi wala naman kayong pakialam eh. Basta nabayaran kayo ng malaki. Hindi nyo nakikita yung mga maliliit na nagsusuporta sa inyo. Na kaya sila nandoon. Kaya kayo nandun dahil sa kanila. Diba? Pagkain. Call time, madaling araw. Diba? Sino nag-aalmusal na alas 3? Alas 2? Alas 4? Na bumibiyahe ka papunta ng ABS-CBN? Wala pa, diba? So kung ikaw, producer ka, ang call time ng mga tao mo ganyang oras, nandun na sa ABS-CBN, bibiyahe yan, ina-expect mo ba na kumain na sila?
Hindi pa, di ba? Darating kami ng location, mga 7, 8, ganyan. So, in-expect namin may pagkain, walang almusal. Minsan, walang tubig. Minsan, walang kape. Minsan, wala kaming pwesto. Doon lang kami sa jeep. Ang init-init, pinagpapawisan pati paa namin. Di ba? Ngayon, walang tubig, walang coffee. Right? Gutom na gutom kami. Okay, mag-take. Kahit ano ginagawa namin, pagod na pagod kami. So, excited kami. Gusto namin makarating na sa lunch. Kasi gutom na kami eh. Lunch time. Wala pa, 12. Tirik na yung mata namin. Acting pa daw, acting. Dumating yung 1, 2, 3 p.m. dumating yung pagkain. Yun na pala yung huling pagkain namin sa buong whole day, first and last. Alam to ng ibang talent dyan. Alam to ng mga extra dyan, mga stuntman, alam nyo to. Alas 3, almusal namin, tanghalian, at kahapunan. Minsan, back up kami, 11, madaling araw. Sobra pa sa 24 hours. Pero yun lang ang kinain namin. Yun ba ABS-CBN? Makatao ba yun? Kayo ba in service of the Filipino people? Hindi! Kaya kayo mga kababayan, mag-isip kayo, ano, huwag kayong tanga. Matagal lang tinanga ng mga ABS-CBN ang mga tao sa Pilipinas.